ako yung friendly na tao. Kung gagawin mo sa ano mundo, sa typical na ano, masasabi mo kahit sino pwede kong maging kaibigan. Babae, lalaki, bading, tomboy. Hindi madali akong makasama kasi parang ang gusto ko, ganun, wala akong kaaway. Walang galit sa akin, wala akong kagalit. Yung typical eh, di ba? Kaya anong brinote up ni Pastor X sa mga Bibles sa ginamit sa Sun pa yun eh. Na ito, anong tingin mo dito sa aral na to? Sabi ko lang, kasi ako normal eh, yung lagi mong narinig, habang may buhay, may pag-asa yun. Habang may buhay, may pag-asa yun. Kasi nga, nanonood din ako ng mga sci-fi movies. Si Darth Vader, nagbago eh. Ayan. Pero wala palang ganun. Okay? Meron talagang certain na maaabot ka na hindi ka lalampos na wala nang point of no return ng tao doon. Pagka umabot ka na doon sa punto na yun, hindi ka na makakabalik. Okay? Kaya yun, inaral ko yung ano, Romans 1. Doon, inisa-isa ko yung totoo ba yung pinasabi nito ni Ace? Kasi Ace pa dati yung ano mo. Diyan siya kasi eh. Ito ba ito sinasabi ni Is? Na meron talagang ganun, may reprobate. Yung tanong ako sa sarili ko, nagtanong ako sa Diyos, nanalangin ako, nag-aral ako. Binasa ko ngayon Romans 1. Down spiral siya pa ganun yun. Hanggang sa mag-target niya yung mga ganun eh, yung mga batid. Yung kumapatong sa kapwa. Lalaki sa babae, recompense yun ang error nila. Bayad yun sa kasalanan nila. Ano yung kasalanan nila? Kung titignan mo yung nasa unahan, they reject God. Nireject nila ang Panginoon. Tapos tatlong basis pa yun. Tapos pagdating pa sa Jude, twice dead. Diba pag yung isang patay, pwede mo pang i-revive eh. Pag namatay, diba? Eh paano pag dalawang patay? Marirevive mo pa ba yun? Kahit na-share mo ng gospel, kahit na sang million doon basis yung i-share ng gospel, hindi na yun marirevive. Walang dalawang base ng patay. I-revive mo pa ngayon. Sasayang ka lang doon ang oras. Okay, sad to say, nung nilalabanan na namin yan, kinikwento na namin sa iba, iba yung mga naging reaction nila. Yung iba, lumayo sa Bible study namin. Yung iba, galit sa amin. Kasi ano itong mga Kristiyano ba ito? Hate speech yung inaano, yung galit. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Pagdating pa dun sa ano, do I hate thee, O God? Sabi dun sa Psalms, di ba? Yung mga kaaway mo, enemies mo. Yun yung naging ano sa akin. Medyo mahirap yung transition kong yun. Meron pa kami isang kasama doon, medyo na ano rin ang bading. No, ginagabayan namin, no? Kaso lang, medyo masama yung loob niya. Umiyak pa yun sa harapan namin nung kinikwento na namin. Sinasabi namin kung ano yung aral na yan, yung reprobing. Lalo na yung sodomite. Meron pa kami isang kasama doon, napaka-active niya sa church nila. Baptist church yun, ha? Nung sinabi ko yung sodomite, nagalit siya sa akin. Anong parang nagtangpo siya sa akin. Kasi nga, meron daw silang paslog na gano'n. Hirap. Ang hirap talaga lang i-reconcile. Kasi gano'n mag-deceive yung si Satan. Gano'n siya mag-deceive. Talagang lolokoy ka niya. Pero kung mag-stick ka sa salita ng Panginoon, ano bang sinasabi ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, they gave them over to reprobate. Binigay sila ng Panginoon sa ganung pag-iisip. Baliktad, no? Yung puti, gagawin mong ibig. Napakailangan pila kasi hindi kong paliwanag ko. Yung puti, gagawin nilang itim. Yung itim, gagawin nilang puti. Pero mahirap na. Okay. Pag nakita mo ngayon, anong kulay niyan? Gray. Iba na, di ba? Yung liwanag. Pagka nakita mo isang baby pinanganak,
Alam mo kaagad kung anong gender nun. Lalaki, babae, nasa chat pa nga lang, naalam na ngayon eh. Meron pang mga gender reveal. Eh, mali pala yun. Okay? May gender reveal, tapos kaya. Ganun eh, mahirap siya. Sa ngayon, may mga kaibigan tayo, may mga kakilala tayo. Minsan, kamag-anak pa natin. Okay? Anong mangyayari? Magagalit sila sa atin, pero mas mapapabuti tayo. Andan yung palagay. Mapapabuti tayo. Hindi natin sila kailangan. Okay? Ano ngayon ang reaction mo? Sa office namin, may mga bading, may mga ano. Ikita mo yung mga buhay nila. Nag-uusap-usap yung mga sa pantry. Sabi ng isa, hindi na ako aabot sa edad mo. Kasi kaya usap niya isang ano, 40 years sa tanda mo, panahon na yun. Hindi, baka hindi na ako aabot niya sa edad mo. Kasi nga alam nila kung anong klaseng pamumuhay meron sila. Death style. Kung sino-sino, sakit, no? Lagi yung may sakit. May sakit sa balat. May mga kita mo dito, may mga herpes. Ganun sila eh. Para silang aso. Wala na silang pinipili kahit saan. Strike anywhere. Kaya yung mga pinupunta niya, yung mga kilala mga lugar din. Okay? Iwas na rin tayo na. Pumunta pa ng mga Boracay. Okay? Ganun daw dun eh. Kaya nga siguro, ano na rin ang Panginoon yung pinatingin sa mga kahit mga pangyayon na naman. Yung mga gano'n, yung mga kilala, mga hotels, and so on, mga madidilim na lugar, doon nila ginagawa yan. Wala silang AIDS. Nararapat sa kanila yung recompense yung kanilang so, mga monkeypox. COVID sa kanila yan. Okay, matakot sila. Hindi lang, pagka ganyan, may makasama kayong ganyan. Ipanalangin nyo yung sarili nyo na iiwas nyo kayo sa kanila. Okay, huwag mo na silang ipanalangin kasi wala na silang pag-asa. Ipanalangin mo yung mga tao na nakapaligid na huwag silang maging ganyan. Paano mo gagawin? Share mo yung salita ng Panginoon. Wala na tayong mapanlaban dun. Kundi ang salita ng Panginoon. Gospel. I-share natin yung kaligtasan. Maano natin sila, masnatch natin sila sa apoy. Okay? Pero yung mga pati, hindi mo na yung masnatch. Papaliguan mo po ng apoy. Check. Salamat, Brother James. And